Marami ang nag-alala sa balitang kasalukuyang naka-confine sa hospital ang former Senate President na si Juan Ponce Enrile, sanhi ng pagkakakuha nito ng sakit na COVID-19. Narito ang buong detalye. Tatlong araw nang naka-confine sa Makati Medical Center ang 98-year-old former Senate President na si Juan Ponce Enrile matapos siyang ma-diagnose na positibo sa COVID-19. Ayon sa personal Facebook account ni JPE ay lumilitaw na siya ay isang asymptomatic. Wala naman umano siyang any discomfort na nararamdaman. Hindi daw siya nilalamig, walang lagnat, walang masakit sa katawan. Bagaman dumaranas siya ng pasulpot-sulpot na pag-ubo. Nakita umano sa kanyang CT scan na siya ay mayroong mild COVID-19 pneumonia. Lahat ng kanyang vital signs at blood chemistry ay pawang nasa normal condition. Ang kanyang body temperature ay nasa 36 hanggang 36.8 at ang kanyang oxygen level ay nasa 96 hanggang 99. Sa kanyang Facebook account ay ipinost niya ang mensahe para sa kanyang mga Facebook friends, kritiko at kaaway. Anya, huwag masyadong matuwa dahil siya ay hindi pa daw mamamatay at malayo pa itong mangyari. Narito ang kanyang Facebook post. To my critics and enemies, do not clap with glee. I am not going to die yet. Far from it. Since 3 days ago, after I entered Makati Med, when I was diagnosed positive for COVID virus, I never had any discomfort, no chills, no fever, no headache, no malaise. My body temperature ranges from 36 to 36.8. My body oxygen ranges from 96 to 99. All my physical vital signs and blood chemistry readings were normal. Gayunpaman ay inamin ni Enrile na siya ay sasailalim pa sa mga karagdagang pagsusuri. Dahil sa hindi inaasahang pangyayaring ito sa pagkaka-ospital ni Enrile, siya ay hindi makakadalo sa inauguration ni Bongbong Marcos sa pagka-presidente sa June 30. Si Enrile, ang defense minister noon, ang dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. At ngayon naman siya ang incoming legal adviser ni President-elect Bongbong Marcos. Pero naibalita na umano ni Enrile kay Executive Secretary Victor E. Rodriguez ang tungkol sa kanyang hospitalization at hiniling niya rin na ipaalam kay Pangulong Bongbong na siya ay ma-excuse dahil siya ay hindi makakadalo sa oath-taking ceremonies ni na President Bongbong at Vice President Sara Duterte Carpio sa June 30. Dahil nasa ospital pa siya sa mga panahong iyon para kumpletuhin ang antiviral regimen na prescribed ng kanyang mga doktor. Si Enrile ay parating laman ng mga memes dahil sa kahangahangang taglay niyang lakas ng pangangatawan sa kabila ng kanyang edad. Ani pa ni Enrile, "God gave me very good doctors. He wants me, I humbly think, to stay here for some time more to engage you, to help clear and clean up, if possible, your distorted narrative of our history for the benefit of the uninformed, innocent people."